Yan. So amazing morning team MVP Eagles. I hope and I know that you are ready for today's speaker. Yung speaker natin for today, very very inspiring yung kanyang story kasi siya po ay isang Jollibee crew before. Yan, meron na ba dito nakapag-try na maging crew sa isang fast food chain? Meron na ba? Comment kayo dyan, I am na if na-try nyo na. Kasi ako personally, nakapag OJT ako sa McDonald's pero hindi na ako nakatuloy. Pero mahirap magtrabaho po sa fast food, di ba? Pero itong tao na to, napakasipag. Ang ginawa niya po, na-invite siya sa IM Worldwide. Sabi niya, try ko ito. No, nung sinubukan niya po yung IM Worldwide, nagbago na po ang buhay niya. This is indeed a life-changing company. Why? Right now po, diba? Siya po ay nakahit na ng 7 times give me 5. Yan, para po sa mga nangangarap mag-give me 5, itong tao na to, diba? Pwede ka magtanong dito mamaya. 7 times. Napakasipag po nito. And not only that, Sapphire Rank Executive na rin siya na pwedeng kumita ng 200,000 per week. And also, siya po ay nakahit ng Bali Incentive Achiever. Ano siya eh? Yung Bali Incentive is a free travel incentive of IM Worldwide. Actually, nung panahon ng pandemic, ang lakas talaga ng sales ng team niya. And sobrang amazed lang din ako kasi 500,000 circle na rin siya. Isa po siyang YEP. When you say YEP, yung Youth Empowerment Project natin, 24 years old and below. So, consistent top earner din po siya doon. And yung pinaka-blessed talaga, siya lang naman yung isa sa mga recipient ng free Honda City fully paid ng IM Worldwide. Siya po yung nabunot. Kung magtatanong ka, mentor, paano ba mapunot sa raffle? Diba? Magtanong ka sa tao na to. And then napakarami kasing entries nito at the same time talagang na-attract niya, no? Imagine ninyo, iyak ka. Nung nandun kayo sa anniversary, hindi ko alam if all of you know, nung nagbunutan, nandun siya at grabe ang iyak niya at nasabi niya sa sarili niya, paano ang parking? Pero ngayon, nakalipat na to sa, ano, sa apartment na may parking. Kaya, ibang klase po talaga tong tao na to. Sobrang sipag. Lahat halos sa office, araw-araw, nandyan kumukha ng mga products yan. Sobrang sipag talaga. Kaya naman, deserving niya, deserve siya doon sa kanyang blessing. And before ko siya tawagin, ipe-play muna natin tong video na ito, mga mentors. Yan, let us watch this. Len Legaspi, 24 years old from Tondo, Manila, working student, Jollibee crew. Wow, grabe! Nakakabaliw yung video ni Mentor Glenn, di ba? So, mga mentors! Amazing morning, yeah, everyone! I'm Adrian Olivares, ako empleyado. At the same time, businesswoman din. Mga mentors! Excited na ba kayo? Nandito na siya. Nakita ko na mga mentors. Very, very excited ako na ipakilala sa inyo yung ating napakagaling na mentor. So let us all welcome, okay? Let us all welcome. Pwede kayo mag-virtual clap or pwede kayo mag-unmute. At welcome natin ang napaka-pogi nating guest speaker ngayon, si Mentor Glenn Legaspi. Yay! Mentor Glenn, amazing morning! Yeah. Amazing morning po no, sa lahat po. Eh, ayan, so pwede rin po kayo mag-type kung send yung location nyo para at least bigyan natin kayo ng shout-out, no? So alam ko po pag ano eh, mga Team MVP Eagles talagang worldwide. Eh, isa sa mga pinakamalaki pong ano, no, teams talaga sa Team IM Worldwide. And yun nga po, ayan, first of all, no, I want to thank po Mentor Ikay, no, for inviting me here, no? Kumbaga, binibigyan niya tayo ng time, lahat tayo na mag-grow. Kumbaga, hindi naman niya kailangan gawin yung mga ganitong training or event, di ba? Kasi passive na yung income, pero still, gusto pa rin ni Mentor Ikay na, mag-grow tayong lahat and magkaroon tayo ng mga learning. So, ayan, thank you po, no, Mentor Ikay. So, maging thankful naman tayo kay Mentor Ikay din, no? Ayan, nababasa natin yung mga chat, no? Hello po kay Mentor Brenda from Victoria, Canada. Hello po kay Mentor Teresita Lanuza from Italy, no? Ayan, grabe talaga. Meron ding ano, from, ayan, Ambilis. So, ayan, from Abu Dhabi, Mentor. Ayan, ang dami, no? Batangas, Laguna. Kumbaga, worldwide talaga. Kumbaga, hindi talaga tayo maawat, eh, no? And yun, pakilala lang muna po ako, no? So,
By the way, name ko nga po pala, Glenn Legaspi. Background ko naman dati akong I'm working student. And ayan, check lang natin kung naka-allow tayo sa share screen. Start na din po tayo agad, no? So, ayan. Ayan. So, I hope nakikita po ng lahat, no? Ayan. Okay naman po, mates. Ayan. So, start na po tayo, mentor, no? So, pakita ko lang po sa inyo ano po yung naging journey natin dito sa IAM Worldwide. So, ayan, by the way, name ko, Glenn Legaspi. So, pwede niyo po akong i-add sa Facebook just in case na meron kayong mga question, di ba? Ayan. So, Glenn Legaspi. So, background ko naman po. Ayan. Pinanganak po ako sa ano, Tondo, Manila. Sino po dito yung mga familiar po sa Tondo, Manila? So, ano yung una mong naiisip pag naiisip mo yung lugar ng Tondo? So, eh, possible, di ba? Lagi na lang kaming pag sumasakay kami ng taxi, ayaw nila kaming ihatid. Kasi daw, usually, magulo yung mga character ng mga nakatira sa Tondo. Parang hindi daw maganda. So, natatakot sila. So, good thing naman about that, dun ako pinanganak sa Tondo, sa gilid ng release ng train. So, di talaga kami mayaman. Ayan yung eksakto na lugar, actually. So imagine mo na lang anong environment yung nandyan. So ako naman po, anak po ako ng isang OFW, no? Yung tatay ko po car auto painter sa Saudi. So naaalala ko, bata pa lang kami, 2 years old, 3 years old, umaalis na po yung tatay ko. So naaalala ko lang that time, umuwi siya every 2 years. Since walang Facebook dati, puro sulat lang. Naaalala ko nung tumaba siya, humaba yung buhok niya. Sabi ko sa nanay ko, nahiyan ba si tatay? So, wala kasi, hindi ko kasi alam yung mukha. Eh, syempre, bata pa nung umalis. Tapos pag-uwi, nagkakaroon na ng isip, di ba? Eventually, naaalala ko, pinikwento niya, yung mga naipon niya is hindi ganun kalaki. Minsan 6 digits, minsan hindi pa umaabot. Pero yun nga, pag walang trabaho sa Pilipinas, after 2 months, di ba? So, need niya talagang bumalik para ma-provide yung mga needs ng family namin. Kasi apat po kami magkakapatid eh. Tapos, extended family pa tayo sa ano, sa Pilipinas. May kasama kaming lola, tita. So, yung pag-abroad niya, kumbaga, hindi naman para sa family lang. Siyempre, bibigyan din yung mga parents, ganyan. So, wala talaga na iipon. So, dumating yung point din niya na malayan. 2 years, 4 years, 8 years, 10 years, hanggang umuwi siya, teenager na kami. So, ang naaalala ko lang, up until now, no, yung tatay ko po, tsaka ako, hindi kami personally na close. Alam mo, hindi ko alam paano niya niligawan yung nanay ko, hindi kami nakakapagkwentuhan. Kasi na, yung mga OFW pala, hindi pala sila umaalis para lang sa pera. Diba? Hindi lang pala yun yung, ano, yun yung nasa sacrifice. Even pala yung relationship na sana kaming dalawa close, na sana kaming dalawa nag-uusap. Up until now, pagkakain kami, yun lang, aayain mo lang. Pero yun talagang to the point na close kayo, hindi ganun. Kaya for me, no, sa aming magkakapatid, hindi na namin siya, kumbaga, sabi namin sa sarili namin, paglaki ko or pagka nagkaroon ako ng trabaho, ayoko magtrabaho sa abroad kasi ayoko matulad dun sa naranasan ko. Gusto ko pagka nagkaroon ako ng anak, ayoko na hindi ko siya nakakasama, ayoko na hindi kami, wala kaming relationship, kumbaga, although may internet naman na ngayon, iba pa rin kasi pagka kasama mo yung parents mo, di ba? So yun, eventually, habang nagtatrabaho yung tatay ko sa Saudi, lumalaki na kami, elementary pa lang, no? Ayan, na-experience ko magtinda ng mais, di ba? Nilalako namin yan, even to yung mga kakanin. Ayan, so halaga niyan, 80 pesos, pag naubos naman yan, may 20 pesos kami, no? So sobrang laking bagay na sa akin yan. Akala kasi ng iba, pag OFW yung tatay mo, mayaman na kayo, di ba? Pero hindi nila alam, after nung matagal na pag-duty ng tatay ko sa OFW, hindi pa rin kami nakaalis sa Tondo. Even dun sa release, nag-rent pa rin talaga kami. So, ganun kahirap yung buhay. Na kapag hindi ka nagbenta ng mais or ng kakanin, wala kang pang-baon, di ba? So, alam naman natin, yung nanay ko naman, lagi niya kasing sinasabi sa amin, mga anak kasi mga lalaki kami, magsi-aral kayo kasi kayo magbubuhay sa pamilya nyo. Magsi-aral kayo kasi pag nakagraduate kayo, makakahanap kayo ng magandang trabaho. Which is yun naman yung lahat na talagang tinuturo or minamindset no, ng mga parents natin. Eventually, ayan, bukod sa nagtitinda ako ng kanin, naaalala ko yung nanay ko noon. Nung pumapasok kami ng elementary, diba? Ito na yung naging, kumbaga, elementary and high school pa lang, nag-working student na kami. Kasi tinutulungan namin yung nanay namin, ang sideline niya. Instead na kami yung magbabayad sa school,
Diba kasi pag meron kang anak, grade 1, grade 2, grade 3, or kinder, yung naglilinis dyan, binabayaran yan every month. So, ginawa ng nanay ko para di kami magbayad. Kami naglilinis and also, kami yung binabayaran. Kumbaga, dyan na rin kami kumukuha ng pambaon. Napicturean ko po yung actual picture na yan kasi yung teacher ko po, di ba, nagkaroon siya ng breast cancer and the offer natin yung Barley, nag-join siya. Di ba, imagine mo, teacher mo ng grade 1 mag-join. Talagang kailangan lang itap mo lang talaga yung mga market mo, no? So, ito naman po ako before, naaalala ko noon, ako yung tipo ng tao na, yan, ayokong naguhugas ng plato, mga ganun. Mas feel ko yung utusan mo na ako bumili sa labas, magbayad ng Meralco bill, no? Kaya lang, naaalala ko, high school ako, yung mga kuya ko, college na sila. So, ginawa nila, di ba, para makagraduate sila ng college, nag-working student po. No? So, I was inspired kasi nakita ko nakakapagbigay sila ng mas malaki sa parents kahit paano, di ba? Tapos nabibili nila yung gusto nila, damit, sapatos, and yun, habang nag-aaral. So, sabi ko, gusto ko pagdating ko ng college, no, makapag-working student din ako. So, yun talagang thinking ko, no? And eventually, ayan, binakairan ako ng mga kuya ko, diba? So, kumbaga, parang pinasok nila ako, sabi nila, oh, may kilala silang manager, no? So, yun, eventually, natanggap agad ako at the age of 17, no? And nung nandun na nga ako, nagtatrabaho na ako, on my first week, sobrang, alam mo yun, parang gusto mo na agad sumuko kasi yung ayaw kong gawin, yung paghuhugas ng plato, sobrang daming plato yung inuhugasan ko. Naaalala ko nung that time, meron sink sa ilalim ng lababo, so tawag dun, grease trap. Lahat ng mga oil, yung mga sauces, ng mga spag, ng mga chicken, no, nandun lahat. So, nagulat ako na may ganun palang kahirap na trabaho na sobrang ang instinct niya, hindi maganda yung amoy. So, pag uwi ko ng bahay by that time, nung first week ko pala, sabi ko sa nanay ko, nay, ang hirap pala magtrabaho sa fast food, ganyan-ganyan, even sa mga kuya ko. So, parang I almost quit na din dun sa pag-work. Kaya lang, in-encourage kasi ako ng kuya ko. Sabi ng mga kuya ko, alam mo na, experience din namin yan, Glenn, okay lang yung ganyan. Diba gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Kumbaga, pinavisualize niya sa akin and minotivate niya ako, ano ba yung makukuha ko after, no? Kaya, yun, diba, nagtagal talaga tayo sa fast food, nilaban natin kasi kahit anong hirap naman eh, basta meron kang goal eh. Kumbaga, yung goal ko nun, makagraduate eh. So, yun, nabigyan ako ng chance, diba, na makapag-aral. Sa umaga nagtatrabaho, sa gabi nag-aaral naman po tayo. So imaginein mo na lang, 'di ba, pag nagtatrabaho ka, sobrang hirap, 'di ba? Pagod ka, may mga overtime, walang bayad, 'di ba? Eh sa akin, for me, sobrang importante ng time, no? Kinakain yung oras ko overtime pero walang bayad. Sa akin, pwede ko na yung itulog, pwede ko na igawa ng assignment, pwede kong i-travel time papunta ng work, 'di ba? Tapos nung nag-aaral naman ako habang nagtatrabaho ko, ang hirap talaga. 'Di ba? Kasi naaalala ko noon, nasa school ako, minsan nakakatulog na ako. Minsan naman pag-uwi ko, 'di ba? Ang nangyayari naman, gabing-gabi na, 'di ba? Tapos gagawa ka pa ng projects, tapos may pasok ka na naman sa work kinabukasan. So minsan konting-konti na lang talagang tulog, like mga 3 hours na lang. So ang hirap, hindi siya madali, 'di ba? Pero good thing about that, talagang kasi tayo mga Pilipino masipag eh. 'Di ba, naniniwala ako pag gusto talaga natin, sisipagan natin, basta naunawaan natin ano yung mapupuntahan natin. So yun, 2014, 2015, 2016, sobrang dami pang certificate, no? Kumuha lang ako ng tag-iisa. Halos every month na-awardan tayo ng certificate na meron yung kasamang mga chicken joy, mga burger, 'di ba? So I highly appreciated yung mga gantong certificate, no? Pero this pandemic, naunawaan ka na, but at the end of the day, yung mga certificate na yan, di tayo mapakain yan. Diba? Mamaya, pakita ko sa inyo. So, yun. Dumating yung point, single ako. Diba? Tapos, ako yung nagpapaaral sa sarili ko, working student. And naaalala ko lang, may isang tao na nag-chat sa akin. Diba? Yung mentor ko, si Mentor Ben Velasco, sabi niya sa akin, Glenn, gusto mo ba ng extra income? Hindi ko siya personally kakilala, no? By the way, no? Hindi ko siya personally kakilala. Tinignan ko lang yung Facebook niya, nakita ko SK Kagawad. Taga somewhere din in Tondo, mga isang sakay ng jeep sa amin. So, hindi ko talaga siya kilala. And yun, nung inistop ko SK Kagawad, sabi ko sa sarili ko, baka legit naman yung sinasabi niya na extra income. Kasi pwede daw ako kumita up to 5 to 10,000 weekly eh. So for me, sobrang laki na nun. And by that time, naiiyaring ako sa parents ko kasi nag-working student ako, no? Pero hindi ako nakakaabot. Dumating ako sa point na gano'n kasi ang taas na ng tuition fee. Tapos syempre, yung allowance mo, ikaw pa, marami ka pang projects.
So, at the age, more than 18 na ako noon, mga 20 years old, 21 na ako. So, nahiya na ako kasi parang feeling ko ang tanda ko na tapos hindi pa ako nakakatulong. So, yun. Kaya ginrad ko yung extra income na in-offer niya. And good thing, sumama ako after na duty ko, nakita kami agad-agad. Nung time na nag-chat kami, ha. So, dinala niya ako sa IM Worldwide office, sinsarado na yun. Sa Burger King kami sa pumunta, doon ako na-discussan. Diba? So, una, negative ako kasi gutom na ako, tagal ko nag-antay. Naka-t-shirt lang yung kumausap sa akin, tapos payaman daw kami. Diba? Pero eventually, may isang tao na lumapit, si Mentor Jonathan Capilli, no? Yung ating Mr. MVP, yung isa sa mga tao talaga na grabe, na-shock ako nung nakausap ko siya. After ng presentation, kasi wala ako naiintindihan. Kasi nga, naiinip na ako, nagugutom na ako. Tapos, walang nagsisinkin sa utak ko. No? Pero sabi ni Mentor JC, pagkaupo niya, diba, kinamusta niya ako, anong plano ko, tinanong niya ako. Diba? And yun, sabi niya sa akin, alam mo Glenn, yung gagawin natin dito, tsaka yung ginagawa mo sa labas, walang pinagkaiba. Since nandun kami sa Burger King, tinanong niya ako, Glenn, yung may-ari ba ng Burger King, nandito ba ngayon? Sabi ko, wala po. Pero ang tanong niya sa akin, Glenn, kumikita kaya siya kahit wala siya dito? Sabi ko, yes po, Max. Kumikita siya. No? Yes po, sir. Sir, pangalan do that time. Sabi ko, kumikita po siya kahit wala po yung may-ari. And sabi niya, alam mo kung bakit? Sabi ko, bakit po? Sabi niya, meron kasi siyang tinatawag na team or organization. Alam niyo ba kung ano yung team and organization niya? Meron siyang mga crew, meron siyang mga team leader, meron siyang mga rider, meron siyang mga manager. Yun pala yung tinatawag na team or organization. Sabi niya sa akin, Glenn, alam mo ba, walang negosyante na walang team. Kahit saan ka pumunta. Tignan mo yung 7-Eleven, yung Starbucks, yung Jollibee, yung McDo, yung SM. Diba? Hindi kikita sila Henry C, sila Tony Tancap, yung nang mag-isa lang sila. Kailangan nila ng tinatawag na team and organization. Meaning, lahat pala ng negosyo, kaya sila kumikita ng malaki, meron silang team and organization. So sabi niya sa akin, Glenn, ano ba yung gusto mo? After 5 years mo dyan sa work, mag-isa ka. After 10 years mo sa work, mag-isa ka. After 20 years mo sa work, mag-isa ka. Or after 5 years mo or 10 years sa IM Worldwide, meron kang sariling team. So kung ikaw yung pipili, ano yung gusto mo? After 5 years, mag-isa ka pa rin sa ginagawa mo ngayon? Kasi baka team ka ng iba, possible kasi dumugtong ka eh, di ba, dun sa organization ng iba eh. Or after 5 years, may sarili ka ng team at organization. Siyempre, kung tayo papipiliin, no, especially nung ako, sinagot ko talaga, gusto ko may team. So yun lang yung isang mindset and reason bakit ginawa yung IM Worldwide. Di ba? Gusto kong magkaroon ng sariling team, which yun yung ginagawa ng maraming negosyante. And ayan. Ayan, so ito naman yung isa sa mga deepest why ko. Bakit ko talaga ginawa or tinutodo yung IM Worldwide? Kasi yung mga parents ko, diba, tumatanda na sila. Diba? So kung ikaw may anak ka, diba, kailangan malaman mo kasi ano yung deepest why mo. Diba? So ako, naalala ko nung gabi na nung napresentahan ako, pag uwi ko ng bahay, meron kasing pina-assignment sa akin yung mentor ko. Diba? So pag uwi ko ng bahay that time, tinignan ko yung mga parents ko kung saan sila natutulog. So, dahan-dahan ako lumapit doon, nakita ko yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, nakaiga sila. Tinignan ko yung mukha nila. Diba? Nakita ko may mga wrinkles, no? So, habang tumatanda pala ako, tumatanda rin yung mga parents ko. And yun nga, tinignan ko kung masaya ba sila habang natutulog, kung fulfilled ba sila sa buhay. And nakakalungkot kasi nakita ko yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Pagod na. Yun yung nakita ko. Alam mo yun, yung mula nung pinanganak ka, yung diaper, iisip nila, sobrang stress nila. No, paano ka mabubuhay? So sabi ko, doon ako nagising na sabi ko, kailan kaya ako babawi? Kailan ko kaya sila mapapasyal? Masasakay sa sarili naming sasakyan? Alam mo yun, kailan ko magbibigay yung best na life para sa kanila? So, from that time, talagang sabi ko, kailangan ko gumawa ng iba. Kasi sila kuya, nakita ko na eh, more than 10 years na sila nag-work, naging manager na sila. Nakapundar naman sila, motor, hulugan. Diba? May bahay, hulugan. Merong mga TV, ganyan. Ref. Pero pag tinignan natin, 10 years, 15 years, sobrang unliit nun, kumbaga. Diba? Hindi mo pa sure kasi puro hulugan. Diba? So, ayan. After niyan, nag-start ako ng IM Worldwide part-time, no?
una, nagde-direct selling din tayo kasi sayang din yung income. Minamaximize natin, no? And yan, ito sobrang swerte nyo guys, no? Kasi before kami, bago kami makapag-training, naaalala ko na noong nag-start ako, apat na sakay po yung IM Worldwide mula sa bahay namin. Imagine mo, magjijip ka, tapos magbabas. So, ganun po siya kalayo, no? Pero still, di ba, umaating pa rin kami ng training. Naaalala ko noon, kasama ko yung mentor ko, si Mentor Ben. Wala kaming pangkain. Sakto lang yung pamasahin namin, nagbabao kami ng pandesal, tapos ng peanut butter, no? Para lang makapakinig ng training. Kasi for me, sobrang grabe yung training. May mga narinig ako dito na never kong narinig dun sa school. So by the way, course ko, BSBA major in marketing. Pero yung mga prof ko kasi, wala silang negosyo. Diba? Tapos nagtatrabaho lang sila. Kumbaga, nagko-commute pa rin. Wala talagang negosyo, walang million. So nung nandito ako sa IM Worldwide, na-inspire ako dun sa mga tao nagsasalita kasi they earn millions, self-made millionaire. Kumbaga, syempre kung papipiliin ka, kanino ka makikinig, diba? Although professor naman yun, eh yung mga professor kasi, di ba, by the book sila. So, kumbaga yung success na kinikwento nila, yung pinag-aaral nila, nasa books lang. Pero yung mga tao sa IM Worldwide, self-made millionaire, alam talaga nila. So, dun na-addict talaga ako sa training. And eventually, ayan, dumating sa point, no. Ako po kasi yung isa sa pinakamabagal. Actually, ako yung pinakamabagal sa team namin, no. Kasi inabot po ako ng 5 months. Bago ko po nakuha yung first direct referral ko. So, ganun po ako kabagal. Diba? Dumating sa point na wala talaga kang makain, nagbabaon lang kami ng kanin and longganisa sa Tupperware. Yan pa yung inulam namin ng gabi. So, binaon namin, nagpupunta kami ng luneta, nilalakad namin, intramuros, para kumausap ng mga tao. No, kasi for me talaga, yung growth, yun yung pinakamahalaga, tsaka yung learning. Dumating kasi sa point na nahihiya na akong magpa-present dun sa upline ko. Kasi usually yung invite ko, kung hindi a-attend, i-injanin ako, or di kaya hindi naman mag-join. So parang feel ko, nakakahiya yun by that time. Lalo na, tumatagal na ako. So nangyari, talagang pinilit ko. Alam mo, makapag-practice ka lang, makapag-present sa mga kakilala mo, sa mga hindi mo kakilala. Ang goal ko kasi nun is to learn, eh, di ba? So, mas madali mo kasi magagawin negosyo pag marunong ka mag-present. And eventually, di ba, 5 months bago natin nakuha nga yung ano natin, yung first direct referral natin, just imagine na lang, di ba? Kung ako ikaw, baka nag-quit ka na. Baka ikaw ngayon, mover ka na, mover maker ka na, dignified achiever ka na, just for your achiever ka na in just 1 to 2 months. Pero ikaw, hindi mo pa na-appreciate, di ba? You need to be grateful kasi kailangan maging thankful ka na sobrang bilis mo. Sobrang bilis mo. Baka mamaya kasi nakikita mo lang may 100k na cheque, 200k na cheque. Kino-compare mo yung result ng mga matatagal na sa bago pa lang. So kung ikaw ngayon mover ka na, 'di ba? Congratulations kasi mas magaling ka sa akin. Kasi ako 5 months, 'di ba, bago ko nakuha yung first direct referral ko. Pero ikaw ngayon, 'di ba, chumeke ka na. Kailangan i-appreciate mo 'yan, 'di ba? Kailangan maging grateful ka kung ano yung mga meron ka na ngayon. And ituloy-tuloy mo lang 'yan, 'di ba? So mas mabilis ka sa akin. So yun nga, after 6 months, di ba? So di ba 5 months na ako, after 1 month lang, since talagang inaral natin yung negosyo, training tayo ng training, tapos talagang present tayo ng present ng present, dumating po sa point, no, yung ika-6 month natin, na-hit natin yung first natin na just for you. O di ba, imagine mo, in 6 months, kumita tayo ng 60K, not bad. Kasi nang nag-work po ako sa fast food, kumikita lang ako ng 8 to 10,000, no? So average din ng mga 60,000. So almost same, pero yung Glenn na nag-start, yung wala pang isang buwan sa IM Worldwide, and yung Glenn na 6 months, dun ko nakita. Bang iba na yung mindset ko, from dating mahihiyain, from dating hindi nagpo-follow, mga ganun. So ang laki ng growth, which is yung hindi nababayaran sa labas. Diba? And eventually, yung mentor na kasama ko kanina sa bus, nainggit ako kasi dumating sa point, nagta-top 8 na siya sa IM, top 8, top 9. Pero ako, wala pa rin. Alam mo yung may goal ka, tapos tinatry mong i-hit, pero hindi mo nakukuha. So, dumating ako sa point na talagang nadadown ako. Although, na-inspire ako sa mentor ko, pero meron ako nararamdaman na inggit. So, kinonsult ko agad din sa mentor ko, kay Mentor Jonathan Capilli, na sabi ko, Mids, bakit po ganun? Binibigay ko naman yung best ko, pero still, di ko pa rin nakukuha yung gusto ko, yung mga ginugol ko. Pero sabi niya nga, Glenn, yan nga, huwag kang mag-focus sa mentor mo, doon sa mga upline mo pataas, mag-focus ka doon sa self-growth mo and sa self sa growth ng team mo under ng organization mo. So, once in a while, nung
iniisip ko talaga siya. No? Si person kasi ako, you know. So yun, grabe, inisip-isip ko siya. Sabi ko, tama eh. Kailangan mag-focus lang ako sa sarili ko. Sabi niya kasi, Glenn, tama na yung ginagawa mo. Ituloy-tuloy mo lang yan. Ano ba yung gusto mo? Dumating yung time na pumasok ka sa ng company, pero after ilang months, mawawala ka na. Kasi malaki lang yung mga pains na napapasok mo or marami ka lang DR, kaya ka makakapasok. Or gusto mo, team effort yung earnings mo, and darating yung time, mapapako ka na doon, di ka na maaalis. So yun, simula na pumili din ako, di ba? Siyempre, mas masarap yung meron kang team, tapos mapapako ka na doon. Kumbaga, hindi lang isang beses, di ba? And eventually, yung dating iniiyakan ko lang na hindi ko makuha-kuha, every month ko hinihit, dumating yung time, May 2019, na-hit natin yung first na top up natin overall sa company, top 3. And after naman nun, top 5 naman, after naman nun, top 6, di ba? And also, dumating yung time, top 1 and 2, and pinaka nakakatuwa nito, hindi na po ako mag-isa. Meron po akong kasama, no? Yung top 1 po dyan, di ba? Direct ko po sila, di ba? So, imaginein mo na lang, no? Ang sarap pala sa feeling na hindi lang ikaw yung nagtatap. Mas masarap pala sa feeling yung merong under organization mo na kumikita din na malaki. Diba? Kumbaga, alam mo yun, success without successor kasi parang hindi siya fulfilled. Mas fulfilled bilang mentor na makita mo yung under organization mo, kumikita din. And nakaka-achieve din, diba? And yun, umabot tayo, April, May, June, diba? So hanggang dumating yung anniversary, top 4 year overall tayo ng buong 2020, diba? Not bad. Ayan, lalo na sa mga new blood, diba? Sa ganitong industry. And also, ayan, nag-start tayo sa ganitong kitaan. Na May 10, 4,000, after a week, 1,000, after a week, 3,000, after a week, 1,000, after a week, 3,000, after a week, 2,000. Mostly sa atin sasabihin, maliit, diba? Pero, diba, I challenge you. Hindi po madali yan. Alam mo yung mag-weekly income ka sa IOM Worldwide, hindi madali. Try mo i-challenge yung sarili mo ngayon. Kailangan every week makikita mo yung online account mo. Diba? Kailangan every week makikita mo talaga yung online account mo may pumapasok. Try mong i-check ngayon. Hindi madali magkaroon ng weekly income lalo na pag nag-start ka sa IOM World. Pero I challenge you. Kasi lahat po ng maliit, diba? Lahat po ng malaki nag-i-start sa ganyang maliit. And for you to be able na kumita ka ng consistent, diba? Na 5 digits weekly, kailangan mo talaga na from now on pa lang, magkaroon ka ng passive or tuloy-tuloy consistent talaga ng income. Kumbaga, consistency talaga is the key, no? And yan, kung makikita nyo, February 21, 19,000, diba? Isang linggo. Sobrang laki na yan kasi two months ko na yan dun sa ano, sa work ko before. And after a week, 39,000. After a week, 40,000, diba? Not bad. So, tumotal siya, 100,000, diba? Tatlong linggo. Kumbaga, for me, sobrang imposible sa akin ito, eh. Lalo na nag-start ako kasi yung 100,000 po, isang taon ko na yan sa fast food. Pero good thing, sino ba naman tayo? Hindi na tayo nakagraduate ng college, ba? Diba? Dati tayong fast food crew, pero still, binabayaran tayo ng 100,000 isang buwan. Not bad talaga. Lalo na, during that time, magpa-pandemic na yan. And yun, pagpasok ng pandemic, ba? Diba? Still, yung iba nawawala na ng trabaho, yung iba hindi na nila alam saan kukuha ng income. Pero sa IOM Worldwide, ba? Diba? Nabigyan pa rin tayo, kumita pa rin talaga ng consistent na 6 digits. And yun, ayan. Also yan, na-hit natin yung SAPAR during pandemic. Kumbaga, actually, naalala ko nun, ako yung unang-una. That time, pagka-lockdown, ako yung una nag-SAPAR. Kumbaga, everything is possible talaga, no? Kumbaga, nasa mindset. Hindi, yung iba, iniisip na nila yung balita, iniisip na nila, mawawala yung pay-in, pero kapag ka nag-goal ka kasi, naaalala ko nun nga, kwento ko lang sa inyo, no? Yung mentor ko kasi before, hindi pa sila SAPAR, no? And by that time na nag-just for you ako, kung naaalala din, kwento ko kanina, nung 6 months pa lang ako, yun yung time na yung mentor ko si Mentor John Perlas, nag-SAPAR siya. Kumbaga, dumating yung time na yung mentor ko, nag-SAPAR siya, nag-team effort kami, nag-usap-usap kami para i-hit yung SAPAR. Diba? Eventually, nung ako naman yung nag-hit, hindi ko siya ma-hit mag-isa. Diba? Tinry ko siya, nung nagtatop up na ako, tinatry ko siyang i-hit. Di ko na-hit. After a month, di ko na-hit. Hanggang dumating yung time, nagulat na lang ako, kaka-hit ko, dumating yung mga tamang tao. Darating pala yung time, merong law of karma. Kung ano yung ginawa mo sa mentor mo, yun din yung mangyayari sa'yo. Nung na-hit ko po yung SAPAR, sobrang smooth, di ako nahihirapan. Imagine mo na lang, may isa akong downline doon. Na-hit niya ng
ng 4 times yung give me 5 sa isang buwan, di tapos na agad yung RQB. Di ba? Kumbaga, kung ano yung gagawin mo sa mentor mo, yun din yung mga mangyayari sa'yo sooner or later. Kaya kailangan yes, mentor ka talaga eh. Pag pinupush ka, magpapush ka. Di ba? So pag pinupush ka, magpapush ka, sobrang importante yun. Kasi magugulat ka na lang kung ano yung ginawa mo sa mentor mo, yung attitude na pinakita mo sa kanila, ganun din yung makukuha mo sa future. Law of karma. Kapag may ginawa kang bad, bad yung mangyari sa'yo. Pero pag good yung ginawa mo, good karma din yung darating sa'yo. And yun, akala ko before, mga bago lang yung mga nakakahit ng mga travel, gano'n. Diba? Kasi first time ko eh. First time ko ang IOM worldwide eh. Tapos sa work naman namin before, diba? Puro certificate yung binibigay. Tapos mga chicken nga at saka mga burger. Pero dito sa IOM worldwide, talagang pag winner out mo talaga siya, bibigyan ka talaga ng anak. Talagang worth it, no? Imagine mo, babayaran ka ng tama, tapos makukuha mo yung incentive na hindi normal sa labas. Kasi sa labas, wala naman mga company nagbibigay ng free travel eh. Diba? IOM worldwide lang. And ang saya, no? Kasi hindi ako mag-isa. Etong taon na to, sobrang bilib ako dyan. Diba? Magka-work kami before sa Jollibee, 7 years siyang fast food crew. Mas matagal sa akin. Pero walang ipon. Alam mo, bata pa lang siya, nandun na siya, mga 17 din. Diba? Tapos, naaalala ko lang nang by that time, nagtanong lang yan sa akin eh. Pero ito yung tao na to, ito yung patunay. Kasi 5 months pa lang siya dyan. Diba? Ito yung patunay na kahit bago ka, wala kang background sa ganitong negosyo. Diba? High school graduate, pero still makakahit ka ng incentive. Meaning, nasa daily routine mo kasi yan, pagdating mo ng trainings, wala talagang sikreto, lahat kasi dito binibigay naman eh. Diba? Imagine mo, mas malaki pa yung chinege niya sa akin, no? Kaya siya nagta-top 1 noon, ako top 2. Diba? Imagine mo, 70,000 niya isang linggo. Diba? So, hindi na masama kasi 7 months na namin yan sa Jollibee before. And, ayan. And, nakakatuwa, no? Itong tao din na to. Hindi ko to personally kakilala, sa online lang to. And now, nasa 100,000 plus na rin yung online account niyan. 3 times na rin siya nag-give me 5. Diba? Dati naman siyang ayan, basurero. Imaginin mo, yung mga gantong tao, pwede pala natin matulungan din, lalo na ngayong pandemic. So, huwag ka mamili ng market. Diba? Yung mga needs, diba? Kailangan, huwag mong iwanan yan. Kumbaga, as long as pwede mong tulungan, diba? I-reach out mo pa din. Yung iba kasi nagiging judgmental eh. Pag nakita na nila agad, ay naku, hindi, walang pang join yan. Hindi ko nakausapin yan. Huwag ganun, diba? Lahat tayo mayroong pangarap eh. Bigyan mo sila ng chance na makuha din nila yung mga pangarap nila. And, ayan. O ito naman, ex ni kuya. O, diba? Ex-girlfriend ng kuya ko. Manager naman siya before ng fast food. Diba? For more than 4 years, diba? Akala niya kapag manager ka, graduate ka, makukuha mo na yung kotse mo, bahay mo, yung lupa, yung savings. Pero still sabi niya, after more than 4 years, diba? Hindi pa rin niya nakuha. Good thing nakita niya, IOM worldwide. Ayan. Ka-achiever na rin siya. O, accent. And also, 6 digits earner. Not bad, diba? So, ayan, marami pa, hindi na to updated. Marami pa tayong tao na natulungan, may mga 9 times na give me 5, no? And ayan, ito po, ito kasing PowerPoint na to, ito po yung sinashare ko even before. Diba? Dinedeclare ko na December 2020, bibili ako ng brand new or second hand na car. Ito po yung goal ko nun before, Mitsubishi Mirage. Yan lang kasi nagsisink in eh, and siya yung parang siya yung feeling ko kaya ko, diba? So, yun, grabe no, pero mamaya, sobrang grabe. And ayan, ito, share ko lang sa inyo. You will never know your limits unless you push yourself to them. Diba? Kumbaga, dito ko naintindihan na kahit na ang daming mong atiran na mentoring, sharing, ma-inspire ka sa iba, ma-inspire ka sa mentor mo, sa kahit si BPI ka or si Mentor Pitch or si Mentor May pa yung magsabi na alam mo, kaya mo, magagawa mo din. Diba? Kahit sino pa yung mag-push sa'yo, baliwala lahat yun. Kapag wala ka ng tinatawag na believe in yourself. You need to believe in yourself kasi. Alam mo yun, kahit feeling mo ngayon, hindi mo kaya, kahit feeling mo ngayon, hindi mo magagawa, kahit feeling mo ngayon, imposible. From now on, narinig mo na to, kailangan dumating yung point na kapag feeling mo, hindi mo kaya, ikaw yung unang-unang magsasabi sa sarili mo na, alam mo, Glenn, kaya mo din, alam mo, magagawa mo din, kung nagagawa ng iba, kaya mo din. Kumbaga, i-push mo yung sarili mo. You need to believe in yourself kahit feeling mo hindi ka paniniwala. Kasi ganun talaga. Diba? Walang ibang magpupush sa'yo, ikaw lang. Diba? So kung may goal ka, i-push mo yung sarili mo. Naniniwala ako, magagawa mo din. Diba? Kailangan mo lang paniwalaan. Kailangan kasi ikaw yung unang taong maniniwala sa'yo. Eh. Diba? Para malabas mo rin yung potential mo. Diba? Yun kasi yung pinaka-importante yung bagay. And ito, yan, share ko lang. 2 Chronicles
15:7. But for us, for you, be strong and do not give up. For your work, we will be rewarded. Alam niyo po, dito sa IAM Worldwide, diba, simula na nag-start ako, wala po ako nakitang mga tao dito na nag-sacrifice, nagbigay ng effort, talagang tinrabaho yung IAM Worldwide, na hindi nagka-resulta. Lahat po talaga, ng 101% na nag-effort, nagsasacrifice, nagbibigay ng oras, lahat po yun nagka-resulta. Kaya nga sobrang sulit dito. Diba? Walang tao dito na nag-work hard tas walang nakuha. Diba? Kailangan lang talaga sipagan mo tapos trabahuhin mo. Diba? Balikan mo ko, for sure magkakaresulta ka talaga. Seryosohin mo lang. Diba? So yan, isa nga dun sa mga sobrang grabe no, na hindi ko inaakala kasi before, kwento ko lang sa inyo. No? Yung nagtatapyop na tayo, consistent na tayo, kumikita din talaga. Diba? Dumating din yung point na ang dami ko pinagdaanan last year. May mga si BP, tsaka sila press, may mga PM sila sa akin about something. No? Meron kasing isang tao na nadami account na gumugulo sa akin. After nun, wala pang isang buwan. I think mga July yun last year. Dumating din yung point na balitaan. Si Kuya kasi nag-work sa Makati. No? So, umuwi siya mula Tondo hanggang Makati. Tapos nagkaroon siya ng lagnat. And then, yun, sinipon, inubo, tapos tines siya. So, ano nangyari? By that time kasi, nakawala na ako sa comfort zone ko. Iba yung bahay ko. Nasa Mandaluyong ako. So, mag-isa ako dun. Tapos yung family ko, magsama-sama sila. So, yun, naalala ko lang si Kuya. Nag-chat siya sa akin. Meron siyang sinid na parang test. And nakita ko, grabe, positive. So, COVID positive po siya by that time, last year. Parang, alam mo yun, na-shake yung mundo mo. Ang dami mo na pinagdadaanan, dumagdag pa yun. Kasi isipin mo, lima sila sa bahay. Yung kuya ko pang isa, yung kapatid kong bunso na may sakit. Tapos, nanay tatay ko, senior parehas. Eh, di ba, madali mahawa. So, yun, naalala ko, pinatest namin agad silang lima. Yung isang kuya ko na nag-work din, nahawa. Imaginin mo, yung dalawang nag-work sa family niya, mahawa. Diba? So, na-quarantine sila, dinala sila dun sa facility. Yung tatlo sa bahay, kailangan mong provide ng food. Diba? Tapos hindi sila agad makakapasok ng work, kailangan maging fit to work. So, for more than 2 months, diba? Yung bayad ng bills, bahay, yung pagkain. So, good thing na lang talaga na sa IAM Worldwide ako. Na-provide natin yun. Yung sanang pangbili ko ng kotse, yung sanang pang down payment ko ng kotse, boom, sa isang iglam. Na-depokus ako, nawala yung income ko, tapos yung kipon ko, nawala rin. Diba? So, ganun yung nangyari. Pero good thing nun, naalala ko na magkachit kami ng mentor ko, ni Mentor John Perlas, no? Means, hindi ko na makita yung goal ko na December 2020 na kotse. Hindi ko na siya ma-imagine, hindi na siya pumapasok sa vision ko, kasi hindi ko na alam paano. Diba? Pero yun nga, yung mga plano kasi natin minsan, hindi talaga nasusunod yun. Diba? Kasi mayroong ibang plano si Lord na sobrang grabe. Imaginin mo na lang, no? Nabigyan tayo ng libre, fully paid na Honda City sa IAM Worldwide. Yun yung pinakamasarap na alam mo yun, kahit na hindi man nasunod yung plano mo, basta nagtuloy-tuloy ka pa rin, meron, magugulatin ka na lang ni Lord. Diba? Na merong grabe. So ngayon, nakakatuwa, no? Kasi tatay ko, car auto painter, OFW, 30 years nag-work, walang kotse. Nung first time niya makita yung kotse, grabe. Picture ng picture, himas ng himas. Sobrang saya nila parehas. Diba? Dinrive agad namin. Ayan, sobrang... Ngayon nga eh, last week lang, kagagaling lang namin ng Batangas, pinashare ko yung nanay ko. Ang sarap sa feeling na alam mo yun, yung lahat ng sacrifices mo, lahat ng pagod mo, lahat ng pinaghirapan mo, diba, one day, masusuklian lahat yun. And, kakatawa no, kasi hindi nga ako mag-isa, yan, dalawa kami, no, ka-workmate ko. Si Mentor Johnny, ganun din yung kanya. Ito, grabe, natuwa, no, but dalawang Honda City po yung napunta sa team namin. Kasi during that time, na yung raffle, meron duration, di ba? Talagang doon ako nag-suffer, doon kami nagtatapyep, doon kami kumikita ng 6 digits. No, alam mo yun, sobrang hinihit lang namin yung bali Indonesia. Hindi naman namin thinking na kami mabubunat or mabibigyan yan ng free car. Di ba? Meaning lang, kapag may mga ganun pala yung company, kasi alam ko may parating na naman na incentive. Okay, parating na incentive, talagang panggigilan mo, huwag mong pakawalan yun kasi walang ganun sa labas.
Di ba? The more, the merrier. Ganun talaga. Kung kapag mas marami ka talagang entry sa mga ganito, malaki rin talaga yung possibilities. Kumbaga, hindi naman to by luck din. Di ba? Hindi naman, lahat naman tayo, for sure, di naniniwala sa swerte. Pero, kadikit kasi to nung hard work. Sobrang dami lang talaga namin entry by that time. Imagine mo naman, 45 yung DRs nila. Di ba? Talagang deserving sila na makuha din yung ganyan. Di ba? So, yun. Ito, short na lang, no? Para at least meron kayong idea din. For sure, marami pong mga bago din dito na nagsisimula pa lang, no? Kailangan pala pag bago ka, start strong. Di ba? Dito kasi sa IOM Worldwide, it's all about pain. The more pain yung ma-experience mo, di ba? Magiging stronger ka. And yun nga, the more na maraming pain, the more na mas maganda din yung success. Alam mo yun, ganun siya, parang ano to, hindi siya zigzag line. So, para siyang hagdanan. Di ba? Yung kada liliko doon, yung part doon na paangat ka, yun yung pain. Tapos ito yung success. Ito yung pain, success. Diba? Ganun siya. Time after time, iba yung mararanasan mo na pain dito or hirap. Pero after naman doon, iba din yung reward. Diba? And I'm pretty sure, kapag ka nag-start ka ng strong, sobrang grabe yung ano. Kailangan, bago ka maging strong, kailangan training ka ng training, yung foundation mo, lumalim. Pero kailangan mo lang maintindihan na normal lang yun. Kung ano man yung mga na-experience mo na mahirapan ka, na magkaroon ka ng pain, normal lang yun. Pero I tell you, after naman nun, iba yung reward na makukuha mo. Kaya kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo, diba, ituloy-tuloy mo, start strong. Kailangan talaga ano, simulan mo lang ng ganun. And build your team. Number two, build your team. Diba? Nabanggit ko kanina, walang negosyante na walang team. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong mag-build ng team. Walang ibang sekreto. Kailangan mag-build ka lang talaga ng team. Kasi, papipiliin ka, anong gusto mo? 100% ng effort mo o 1% ng 100% na tao? Siyempre doon tayo sa 1% ng 100% na tao. Iba pa rin pag-passive. Which is yun naman talagang goal natin. Pag nag-work ka, goal mo, makaipa na malaki, magtayo ng negosyo para kahit na hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka, why not ngayon pa lang? Diba? Mag-build ka lang ng sarili mong team and wala pang OPEX. Diba? Dalawa kasing negosyo eh, traditional tsaka non-traditional. So yun, kailangan mo talaga mag-build ng team. Walang ibang sikreto. Lahat ng negosyante nagbibuild ng team. Henry C. patay na until na kumikita pa. Diba? Araw-araw nagre-recruit pa rin. Pili ka. Ikaw yung mare-recruit o ikaw yung mangre-recruit. Yun lang yun. Diba? So yan. Aim high, become an achiever. Kailangan, habang bago ka pa, maging achiever ka. Kailangan kumita ka talaga ng malaki. Kailangan, alam mo yun, yung iba kasi ganito. Lalo na pag bago pa lang. Ay, bago pa lang ako eh. Hit ko yung give me 5 months. Kada isang buwan, isa yung ano nila. Isa yung pinapasok nila. Okay lang yan. At least ano, may progress, di ba? Yun yung thinking ng iba, lalo na pag bago. 5 months, na hit niya yung give me 5. Or let's just say, just for you. Di ba? In 4 months, kumita siya 60K. Ang question, yung 60K ba, eh, nag-work siya, nagta 30,000 siya per month, 40,000 per month. Yung 60K ba nakakabaliw in 4 months? Siyempre, hindi. So, hindi kanya intindihin. So, dapat 2 weeks pa lang or 1 month, hit mo na agad. Hit mo na agad yung give me 5 mo, yung just for you mo. Para pag kinuwento mo, diba, imagine mo, ano yung mas nakakabaliw? Uy, kumita ako dito, friend. 60,000 isang buwan. Part-time lang. O yung 4 months, 60K. O, diba, siyempre, mas nakakabaliw yung ano, yung short period of time, 'di ba? Yung 60,000, 2 weeks or 1 month. So kailangan kapag ka nandito ka, 'di ba, bago ka start ka, mag-goal ka agad and dapat wag mong ano, pagka meron kang ginol, wag kang papayag na hindi mo 'yun makuha. 'Di ba? Para mas mabilis mo 'tong magawa. 'Di ba? So 'yan, kailangan maging achiever ka agad. Hit mo agad yung SAPAR, 'di ba? Kami natuto kami niyan kay Mentor Jonathan, 'di ba? Pioneering stage pa lang, na-hit niya na yung SAPAR. Tapos, mga ilang buwan ulit, na-hit niya yung Ruby. Kaya lang, after mga 2 years, no, sabi niya sa amin, after mga 2 years, bago niya na-hit yung Emerald. Pero nung tinignan niya yung mga RQB niya, back then, tinignan niya yung iba, kulang na lang ng 1,000 RQB, yung iba kulang na lang ng SAPAR, pero hit na. Diba? Maraming times na dapat pala na-hit niya na.
Kaya lang, kapag yung goal mo kasi, hindi mo siya hinihim pala intentionally. Alam mo yun, hindi ka nagta-target, hindi ka nag-goal, parang feel mo lang, kaya mo, isa naman yan mahihit. Hindi mo pala siya makukuha. Diba? So yun, lesson learned sa amin yun. Good thing na siya din sa amin, no? I hope lahat tayo may natutunan dun na kailangan pala, no, for you to be able na makuha may isang bagay, kailangan hinihit mo. So yun, good thing na hit nila yung Emerald and this February abangan natin, no? For sure, maraming magda-diamond sa Team MVP. And ayan, lastly, Copy Beast, pang-apat pala, no, Copy Business. Alam mo nung nag-aaral ako noon, ano ko, sa sobrang siko, ayoko mangopya. So parang feeling ko nakakaya, parang hindi ko achievement yon, hindi ko, alam mo, parang hindi yung credit sa akin pag nangopya ako. Ganun naman eh, di ba? So yun nga, dito para sa negosyo na to, kailangan Copy Business lang. Ay, mga nakikita mo, yan yan. Pili ka din, no? Pero for sure, yung mga mentor na natin yun, yan, sila Mentor Ikay. Kopyahin lang natin ano yung ginagawa nila. Imaginin mo, may bata nga dito eh, di ba? 16, nag-sapphire. May nakita ko nga kahapon, meron siyang jade. Di ba? Imagine mo, bata, no, nakaka-challenge. Kasi pag di tayo nag-goal, ngayon pa lang, di natin win-workout, magugulat tayo yung mga yip na yun. Baka diamond na yun, tayo sapphire pa din. Diba? Kaya huwag tayo patalo dun. Kailangan, ano, makasabay tayo dun and mahigitan pa natin. Di ba? Kung mga bata nga nagagawa, di ba? Copy business lang, walang sikreto dito. Diba? Lahat pinapakita dito. Yan. And, yan. Five, renew your thinking. Ito yung pinaka-importante. Diba? Kahit ano man yung pinagdadaanan mo sa labas, ano yung mga pinagdaanan mo, yung mga na-experience mo na sa IAM worldwide, kahit gano'n pa ka-negative yan. Always renew your thinking. Diba? Kailangan mo mag-meditate, kailangan mo makinig sa mga ibang tao na may successful, magpa-mentor ka, i-PM mo yung mga top mentor. Diba? Kasi, kailangan mo talagang i-expose yung sarili mo. Kailangan mong i-expose para yung thinking mo always mare-refresh. Yung mindset kasi natin, yan yung magdadala natin sa success. Kailangan laging positive yung naiisip yan. Kailangan self-motivated ka palagi. So, kailangan mong i-renew yung thinking mo. Kung ngayon, parang feeling mo, hindi ko makuha yung mga goal mo, diba? Magpa-mentor ka, hanap ka. Hanap ka, ang daming results sa IAM World. Ang daming magagandang mindset. Kahit sa bata ka pagpa-mentor, kahit sa matagal, solid, solid. Diba? Kasi iisa lang yung tao nagpalaki sa atin eh. Kumbaga, yung mga BODs yun. Kaya, kung ano yung meron sa isang achiever, possible ganun din yung mindset niya. Kailangan magpahawa ka. Magpahawa ka, walang ibang sikreto. Ako noon, naaalala ko noon, sumama-sama lang talaga ako. Diba? Sumama lang ako na sumama. Wala naman akong alam eh. Wala akong background, first time ko lang eh. Diba? Pero yun nga, kakasama ko, talagang nagbago yung thinking. Diba? And yun, ito last yun lang, iwan ko na lang po sa inyo to. You cannot win with a defeated mindset. Diba? More of kasi talaga ganito eh. Alam mo, ningas kugon yung mga Pilipino eh. Sa una, sa par, gigil. Ito, papasok na yung February 1. Diba? Possible, power ka na naman yun. Yes, Mitch, mahit ko na yung sa par this month, this February. Pero after 1 week, 2 weeks, pag wala pa rin talagang RQB na pumapasok, ang lungkot mo na, wala ka ng pag-asa, next month na lang ulit, means, alam mo yun, ang haba pa ng time, pero still, defeated na agad yung mindset mo, feeling mo talaga, hindi mo na agad makukuha. Alam niyo ba guys, na ito yung sapphire, walang executive package. Puro copper, puro silver, puro bronze, ganun. Tapos naaalala ko nun, that time, kasi yung isang side ko yung malakas eh, so yung kabilang side ko, mga 4,000 RQB pa siya, isang linggo na lang, di ba? Duwating yung tatlong araw, di ba? So yun, grabe. Tatlong araw, nag-same pa din, 4,000 pa rin. Hanggang up until the last day talaga, dun ko siya na-hit. Kumbaga, kailangan talaga ilaban mo eh. Pag di mo kasi nilaban yung pangarap mo, wala. Kailangan ilaban mo yan. Huwag kang papayag na hindi. Diba? The end of the day kasi yung resulta mo, hindi lang naman yan para sa'yo. Hindi ka naman nagpapasuffer para sumikat ka sa IAM worldwide, diba? Nagpapasuffer ka para sa grupo mo and eventually para din sa sarili mo at sa family mo. Kasi dito sa IAM worldwide, naiintindihan natin na yung rank up talaga, isa yun sa magbibigay sa'yo ng big team, ng big income. So for you to be able na ma-reach yun, kailangan mo mag-rank up, first step. Diba? Rank up, hit mo lang. Diba? Pag hinihit mo yan, kahit di mo man ma-hit mo yan eh. Diba? For sure, nadagdagan yung tao mo. Kumita ka. Tapos hit mo lang ulit. Ganun. Eventually, magugulat ka na lang. May hit at may hit mo rin yan. Ang importante lang, nag-hit ka. And also, hindi defeated yung mindset mo. Always mong ilabat. Diba? Always mong ilabat. So, ayun lang muna po, no, for now. And I hope marami po akong na-inspire. And also, diba? May mga na-impart po ako sa inyo. And maraming salamat po sa time nyo. Diba? And yan.
Have a nice day po sa lahat. Thank you so much, Glenn. Mentor Glenn, thank you talaga. Mentor, okay lang po ba tayo mag, before we end, no, talaga finally, mag-Q&A? Okay lang po ba sa inyo? Mentor Glenn? Yes, Apo. Okay. Kasi sabi ko sa mga Team Eagles, sobrang busy nitong tao na to, kaya dapat sulitin natin yung oras na binigay niya. Ayan. Mga mentors, pwede na po kayong mag-isip ng questions. You can type in kung ano man yung gusto niyo itanong kay Mentor Glenn. Pero Mentor Glenn, gabi, naalala ko yung time na lagi sila talagang umaattend ng training, as in, lagi yan present. Kaya gusto ko sabihin sa'yo na I'm super proud of you and your team. Diba? Dahil napakalayo na lang narating ninyo and isa kayo sa mga inspiration ng Team MVP. Kayo yung sinabi ko nga kanina, a flamethrower nung panahon ng pandemic. Nung time na walang akala, hindi na alam ng tao kung paano magpapapayin, pero sila Mentor Glenn, parang Armalite, tatatatatatatat. Handa'y payin, nag-Safar, nag-Heat ng Bali, tapos nag-Top Yep. Tingnan niyo nga yung poster niya, dalawa lang sila. 'Di ba? Dalawa. First time ata na dalawa lang yung poster. Yep. 'Di ba? So tama 'yung sinabi niya, napaka-perfect, no? Hindi ka matatalo. You can never win without with a defeated mindset. So kailangan i-start talaga sa mind, 'di ba? Kailangan meron kang winning attitude. 'Yon. Ang mga mentors, pwede na kayo magtanong, ha? If ever. 'Yan. Ito na. Ito na, may first question na Mentor Glenn. Wait lang, ha. Ito po yung first question. Mentor, from Mentor Bernadette Calisay. Ano po yung ginawa mo para dumami ang pay-in mo? Yan po ang unang tanong. Ayan, ngayon. So, grabe, no. Ito, share ko po sa inyo, no. So, kailangan po talaga meron kayong daily routine. So, naaalala ko noon before, nagkaroon kasi kami ng habit. So yung habit na yun, syempre, pag ginawa mo yun, expect mo hindi agad magkakaresult. Pero kailangan ituloy-tuloy mo. So kami po, yung team namin, hindi naman po kami nag-ads. Hindi po kami nag-ads. So wala kami binabayaran na paid ads, even sa products, wala. So lahat po organic. So we keep sharing po no, ng mga products sa online or yung mga posts about opportunity. So yan, sinashare talaga namin yan everyday. No? Ako, meron akong tatlong Facebook, no? So yun, ginagamit ko yung isang page, sila yung taga-share. So sineshare ko lang yun. Di ba? Kunwari, yung isang post dun sa page, sineshare yun ng tatlong Facebook ko. Tapos nililimit ko lang, mga 15 kada isang Facebook. Imagine mo na lang, sa umaga meron kang 45 share, sa gabi meron kang 45 share. That's 90 share. Tapos ang dami ng mga groups, di ba? May mga groups na millions, ganyan. Tapos consistent mo yung ginagawa. Sabihin mo na lang sa isang buwan, meron kang 90 share. Diba, sa isang araw, times 30 yun, then meron kang 270 share. Sa 4 months, meron kang 1,000 share na sobrang kalat sa buong Facebook. Hindi naman yan mawawala, lifetime yun. So pag nag-share sila ng opportunity, nag-search sila, ikaw yung makikita nila yung post mo. So kailangan, para dumami yun, consistent mo gawin. Diba, kailangan pagising mo sa umaga, diba, mag-meditate ka, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, after noon, mag-posting ka na, diba? Tapos kailangan kasi eat and sleep ang I am worldwide. Alam mo, hindi ka makatulog. Pagising mo, I am worldwide na nasa isip mo. Diba? Minsan, nauuna pa yung pagtok mo kaysa sa pagkain mo. Tapos pagtulog mo, baliw na baliw ka na naman. Kasi pag-attend mo ng training, nakakinig ka ng sharing. After na matutulog ka na lang, pag pumipikit ka, I am worldwide pa rin nasa isip mo. So, kailangan maging dumating ka sa ganung point. Diba? And pag baliw ka na kasi, kusa na yan lalabas. Alam mo, pag positive ka, pag excited ka, yung mga nakakausap mo sa chat, baliw na baliw din. Alam mo yun, bigla ka na lang nagtatype ng something doon, tapos sila na-excite din. So kung ano kasi yung kung ano kasi yung nararamdaman mo, mapapasa siya. So yun nga, mindset pa rin. Kung nasa isip mo negative, kung hindi ka excited, wala. So kami, di ba, grabe yung na-experience namin. So sobrang excited namin, lahat ng nakakausap namin, kahit even offline, makadikit lang namin. Uy, alam mo, grabe, yayaman tayo dito. Talaga. Alam mo yun, yung grabe yung namin. So, alam mo, yung excitement, kailangan lagi kang excited. Huwag mawawala yung pagkabaliw mo, pati yung pagka-excited mo. Mapapasa yun sa prospect mo. And ako na mindset ko noon, nagte-thank you agad ako kay Lord. And iniisip ko, may bibili agad sa akin, tsaka merong magpipayin. Kumbaga tapos na siya sa mind ko.
hindi, may kakausapin ako magpipay nito. May kakausapin ako magpipay nito. Kasi pag iniisip mo, meron kang doubts. Minsan kasi yung iba, kaya nahihirapan sila mag-closing. Ay, baka wala tong pera. Ay, hindi ko naman ito kailala. Baka hindi ito magpadala ng pera. So, ang dami nilang, ano, ang dami nila talaga. Magulo yung isip nila. So, kailangan, ano ka lang, yan, positive mindset ka lang. Tapos, focus. Diba? Be excited palagi. And magugulat ka na lahat. Lahat ng nakakausap mo nagpipayin. Tapos always share story. So importante yon. Story sell kasi sa iyong worldwide or sa network marketing, kailangan mong ano, i-matching. Kausap ka na nurse. Diba? I-share mo yung story ng mentor. Ikay, kahit chat lang. Ako nga, mga paying ko ngayon, video presentation lang, tapos chat lang. Oh, wala na yung video call. Yung iba, hirap na hirap pa mag-video call. Diba? Kahapon nga, may nagpadala sa akin from Cavite. Yep, yun. O, diba, sinare ko lang yung story ng mga bata na ano, na at the age of 24 years old and below, nagkaroon sila ng kotse. Wow, gusto ko din yan, diba? So, yun. Ganun, nung isang araw naman, kakru ko, 8 years ago, nakikita niya lang yung mga post ko, manager na siya ngayon, more than 5 years. Diba? So, yun, nag-chat siya sa akin, tapos nag-meet kami afternoon, on the spot, silver. So, yun, kailangan lang keep sharing, keep posting. Na nabanggit ni Mentor Tim last time sa post niya na nakuha naman niya to kay Mentor Mitch sa Team Lions. Kailangan nagkakaroon ka ng at least 8 na my day per day. Kasi dun talaga marami ngayon sa my day. So, nung tinry ko siya, super effective. So, yun, sa my day din, pwede din. So, yun, I hope meron po kayong ano, mga nakuha din na, ayan. Yan, thank you, Mentor. Idea. No idea, pero tama yung consistency kasi when you create a habit na meron kang quota for yourself, like hindi ako matutulog kung hindi ako naka 90 shares ngayong araw na to, o hindi ako nakapag-post ng 5 sa Facebook ko, o kaya 8 sa my day ko. When you develop that habit, no, gagaan at gagaan. Tama yun kasi network marketing is all about you exposing your company, exposing your products, yung benefits, di ba? Exposure kasi kung sino may maraming exposure, siya ang maraming inquiry, siya ang maraming may pay-in. Diba? Tama ba, Mentor Glenn? Yes, and, yes. Ano to, no? Connected, no? From Mentor Richelle Ras, paano naman po kayo mag-approach ng tao sa labas? Siguro ito yung before pa pandemic. Kung, kasi siguro may nakita siya, Mentor, na meron kang kinakausap. No? Ano ba yung sinasabi mo doon sa iyong pinaprospect kung may matabihan ka dyan? Ayan, sa... before po, Marami kaming mga na-experience. Yung kanina, yung dun sa exact na picture, sabi ko lang, pwede po mag-survey. Ano po ba yung mas maganda for you? Work po ba or business? So pag sinabi nilang business, syempre lahat naman for sure sasabi yung business eh. So pag sinabi niyang business, bakit po business? So pag sinabi niyang business, meron siyang mga sasabihin, passive yung income, pwede ka kumita, ganun, ganun. Marami siyang positive thoughts about business. So, mangyayari nun, diba, doon ako sisingit. Actually, meron po kaming business na ginagawa online. So, doon, kung inig. For example po, meron po ba kayong mga 15 minutes to 30 minutes, pwede ko pong i-share sa inyo. So, ganun yung ginagawa namin before. Sa mga hindi yung kakilala. Pero kung kakilala mo naman, tas true chat, pwede mong i-table talk. Kaya importante na matuto ka mag-present. Kasi powerful yung table talk, lalo na kapag kakilala mo or pag-offline. 'Di ba yung na-meet mo tapos doon kasi kami maano eh, doon kasi kami malakas noon before. Talagang yung alam mo yung kinakain namin yung kausap natin. Hindi pwede na uuwi siya na ano, kailangan pamasahe lang yung dala niya. Kailangan ganun yung mindset namin, 'di ba? Tapos hangga't maaari, OTS, 'di ba? Kailangan kasi ganun eh. Kailangan ma-share mo sa kanya yung opportunity and alam naman natin, 'di ba? Life-changing 'to eh. Kaya dapat huwag tayong mahiya na i-share. So, yun. Ako nakakakuha nga ako nun kahit products lang eh. Pag malapit, di ba? Kunwari, more than 3 Garcinia. Ina-open mind ko siya sa business. One time nga, meron akong na-meet sa Las Piñas. Kinomute ko yun. Ang layo nun. Isang box lang yung binili niya. Tapos, naging gold package. So, ganun siya ka-powerful. So, kung nandyan ka ngayon sa abroad, nakakapag-offline dyan. Swerte mo. Dito kasi mahigpit. Diba? So yun, kailangan pagka meron ka ng mga umu-order din sa'yo, sharean mo na din, huwag mong palampasin. Kasi yun yung isa sa mga way para maano mo na sila eh. Mapakita mo sa kanila yung negosyo. Since naman mag-user sila, why not mag-package na lang din sila. Diba? So yun, kailangan ganun. Huwag ka lang may i-approach, tapos aralin mo yung ano, mag-present. Aralin mo mag-present. Diba? Yung brochure natin, sobrang ganda noon. Kahit yun lang yung dala mo. Diba? Kompleto na yun sa ano.
kumpleto na siya sa kumpleto sa records na siya. 'Di ba? Perfect tool na siya para ma-present mo 'yung negosyo. Ayun po, friends. Thank you. Confidence is key. 'Di ba? Kapag ikaw ay confident, you can easily offer our business. Ito, mentor, patapos na po 'yung mga questions. Pasensya na po. Ito okay sa po, mentor Mark. A C character. Ano po ang hindi mo mentor din? C po, C B. CB, okay. Oh. Parang relate kayo sa isa't isa, sabi niya. As si character, paano po na-handle siya para di mapunta sa analysis paralysis? Kasi yun, so... mas mataas ang niya sa D. Yun. So, ano, relate kayo, mentor. Paano mo daw na-handle yung, siguro yung negative, yung negative na trait ng C? So, tama po no, kasi nung nag-i-start din ako, isa yun sa mga struggle ko, yung pag-overthink. And, dumating sa point, matutunan ko siya na, alam mo yung pagiging C, sobrang daming advantage. Unang-una, makikita mo yung worst thing na pwede mangyari. Makikita mo, sa sobrang negative mo, no? Alam mo yung ano, masasagasaan lang pwedeng sa isip mo patay na. Ganun kagrabe yung mga C, di ba? Papatay talaga niya sa isip niya. Alam mo yung, ay... Ayoko sabi niya, hindi yan magpipayin. Baka mamaya, ano pa lang yan. Ganon-ganon. Kumbaga, pag naisip mo na yung worst or yung pinaka-negative na side, alam mo ba, maiiwasan mo yun. Kasi silang nakakagawa nun. Sila lang yung nakakaisip ng pinaka-worst na mangyayari. Na pwedeng hindi matuloy yung ganito, pwedeng mangyari ganito. Since sila, maiiwasan mo na mangyari. Kasi nga sika eh, yun yung advantage mo. Nakikita mo yung worst thing na mangyayari. Tapos ngayon, pwede kang mag-action towards... mag-action towards dun sa pwedeng mangyari na malihis mo. Instead na ganito yung mangyayari, magiging negative, magiging positive. Which is yun yung naging advantage ko up until now. Yung feel ko mag-quit na sa ganito, nararamdaman ko, iniisip ko na agad na mag-quit tong tao na to. Pero since alam ko yung gagawin, para hindi mangyari yun, ma-approach ko. Like for example, pwede ko palang kausapin, pwede ko palang i-motivate, pwede ko palang i-share sa kanyang story ni ganito. So yun yung advantage ng mga C. Nakikita nila yung worst na mangyayari. Since alam nila, hindi na pwedeng yung action mo towards that. Hindi na yung way para mangyari yung negative. Maiiwasan. So yun yung pinaka nakita ko na advantage, no. So yun po, mates. Thank you, Mentor Glenn. Focus on the advantage of your personality. Marami pong nangangarap maging C. Kasi kapag I ka, walang kaguluhan ng ano, mundo, di ba? Pero pag C, napaka-organized. Kaya ano yan, pangarap yan na maraming, ano, maraming tao maging C. Just use it to your advantage, ika nga sabi ni Mentor Glenn. Siguro, Mentor, ito na yung last question, no? Ito po from Mentor Bell. Ito na yun. From Mentor Bong Barameda, sabi niya, amazing morning, mentor. Paano po ba kayo mag-set ng goal? Siguro ano ba yung unang iniisip mo, Mens, when you're setting a goal? Ano ba yung tinarget mo step by step? Ayan, so no, pag nag-set tayo ng goal, syempre dapat meron kang yung 1 month goal mo, tapos meron kang 3 months goal, 6 months goal, 1 year goals. Tapos ginagamitan natin yun ng SMART goals, yung dapat specific, attainable, 'di ba? Measurable, realistic, tapos time-bounded, kumbaga merong deadline. So ako noon before, naaalala ko, share ko sa inyo paano ko hinit yung sucker rank, 'di ba? So by that time, naaalala ko, kunwari, for example lang, sa silver mo siya i-hit, 18 silver left, 18 silver right. Tapos pagka gold naman, kailangan alam mo yung ano, mechanics. Minsan kasi maraming nag-hit, pero hindi naman talaga alam nila, ay, magsasuffer ako this month. Pero sa isip nila, sa sobrang I lang nila, sa sobrang D lang nila, nakalimutan nila yung mechanics. Kailangan pala mover ka, mover maker ka, diba? Kailangan pala apat na yung executive mo, two left, two right. So hindi nila na-anticipate yung ganun. So kailangan pag nag-goal setting ka, hindi pwedeng may goal ka lang. Dapat alam mo yung paano mo siya i-goal. Kailangan alam mo yung mechanics. For example, paano ba yung Bali Indonesia? For example, pag kotse naman, paano siya, kailangan yung mechanics. Yun yung una mong kailangan alam. Diba? So yun, kailangan pag magsasuffer ka, alam mo yung mechanics. Diba? Pag platinum, tag-tatlo lang yun. Pag jig, tag-dalawa lang yun. So, ganun siya. Mas dadali kasi yung bagay. So for example na lang sa gold. Diba? Kailangan mo 7 na silver sa left, 7 silver na right. Tapos gagawin ko, i-divide ko yun sa kada linggo. So ngayon, yung 7 gold, pag dinivide ko yun sa 4 weeks,
kailangan pala sa isang linggo may pumapasok na 2 gold sa left, 2 gold sa right. Or pag silver naman, 18 yun. 18 divide 4, 5-5. So, 5-5. Pero hindi naman yung mag-isa, di ba? Parang team effort yun. So, kailangan binibigyan mo siya ng step by step. So, on your first week, targetin mo lang. Kasi pag tinarget mo yung 7, parang feeling mo malaki. Pero pag hinati mo siya, liliit. So, parang yung thinking mo ngayon, parang mas madali. So, ngayon, pag hinit mo siya, 2 golds, 2 left, 2 right, 2 gold, 2 left, 2 right, magugulat ka, may hit mo. So, kailangan lang daanan mo yung mechanics. Mechanics, alamin mo yung mechanics, tapos hatiin mo siya sa apat na linggo. Di ba? And kailangan goal mo din yung deadline. Dapat mas maganda nga kung ano eh. Kung 3 weeks pa lang, wala pang 1 month, mahihit mo na. So yun, kailangan ano, i-adjust mo yung deadline para at least pag di mo agad ma-reach, may time ka pa para makahabol. Parang yun nangyari sa akin. Natapos ko agad yung kabilang side. Yung kabilang side, ala 1 week, diba? Meron pang kulang. Pero at least, bottom line mo, kasi 2 weeks pa lang, natapos ko na isang side. So yun, kailangan din bilisan mo rin, be aggressive kapag ka nag-goal ka. Diba? So, minsan kasi yun nga, ningas gugun lang mga Pilipino. Sa una lang magaling. Pero pagdating nung ano na, wala na. Kailangan talaga pag nag-goal ka, whatever it takes yung mindset mo, dapat talagang makukuha. Kasi pag hindi, talagang defeated nga yung mindset mo. So, kailangan bita ka, bita. Pag nag-hit ka ng goal. So, ayun po, mens. Grabe, Mentor Glenn, napaka sikliklik itong maapaw, no, yung sharing niya. Dapat wita, whatever it takes, attitude, diba, when hitting a goal. Yan, grabe mga mentors, are you blessed to hear Mentor Glenn? Yeah, pwede kayong mag-comment dyan at mag-thank you kay Mentor Glenn. Siguro, before natin palayain si Mentor Glenn, no, pag-pray muna namin, mentor, okay lang pag-pray ka namin. As our thing. Mentor Erlene, nandyan ka na. Mens, pwede ba natin pag-pray si Mentor Glenn? Ay, pala ba? Ayan. Pwede na mag-unmute. Pwede na. Sige po. Ayan. Isang privilege po na mapag-pray po natin si Mentor Glenn. Thank you po, Mentor Glenn. Grabe. Nakaka-touch po yung sharing, but grabe, ang dami po naming natutunan. Inspiring, kaya hot out. Sige po, let us pray and ituon po natin ang ating puso't isipan sa Lord at ano man po yung blessing na gusto nyong i-release, i-speak, i-declare sa buhay ni Mentor Glenn. Sige po, individual po tayo na i-speak po natin yung gusto po natin i-balik sa buhay po ni Mentor Glenn. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, we praise you, we glorify you, Lord God. We thank you this morning, Panginoon, na binigay mo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Isang privilege, Panginoon, na makasama po namin si Mentor Glenn, O Diyos, na ginamit mo upang maging blessing sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya Lord, pinagpapasalamat po namin sa iyo, yung buhay niya, Panginoon, yung strength, yung blessing, Panginoon, na ibinubuhos mo, unlimited, Panginoon, sa kanya, sa kanyang team, at sa kanyang pamilya, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na nagpapasimula ka pa lang po kay Mentor Glenn, Panginoon, at nai-excite po kami, Panginoon, sa greater things pa po na gagawin mo sa kanya, Panginoon, yung magandang plano mo po sa kanya, fulfill it, O Lord, in your perfect time, Panginoon. And Lord, continue to use his life, Panginoon, as a channel of blessing pa po sa buong I Am Worldwide, Panginoon. Continue to anoint him, Panginoon, na every time na mag-speak pa po siya, Panginoon, O Diyos, maraming mababago ang buhay, maraming mababago ang mindset, katulad po ng umagang ito. We believe, Panginoon, na nagkaroon po ng big impact, Panginoon, yung sharing niya kung paano mo po binago yung buhay niya, Panginoon, O Diyos, upang maging pagpapala po sa marami, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po we declare, Panginoon, ngayong umaga that you will open, Panginoon, the floodgates of heaven, Panginoon, to pour out your so much blessings, Panginoon, upon his life, Panginoon, sa pamilya niya, O Diyos, at sa kanyang buong team, Panginoon, O God. And I believe, Panginoon, na yung pamilya niya, O Diyos, anong pa po yung mga deepest prayer nila, Lord God, ngayon, right now, Panginoon, ay tinugon mo na po ito, Panginoon, O Diyos. Kaya maraming salamat because you are the God, Panginoon, na hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. And we believe your faithfulness, Panginoon, ay patuloy na ipaparanas mo kay Mentor Glenn at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, at sa kanyang buong team, Lord. Kaya continue, Panginoon, na
ikaw, Panginoon, ang mag-lead sa kanya, O Diyos, patuloy, Panginoon, na ano man pa po yung mga rank up na dinideserve po niya sa team niya, Panginoon, na ipagkakaloob mo, Panginoon. Kaya thank you so much, O Lord God, more strength and protect him, Panginoon, sa paglabas niya, sa pagpaprocess po ng mga PINs, Lord. Ikaw ang patuloy na magbalot, Panginoon, sa kanya ng iyong kapangyarihan, Lord God, at maging safe po siya everyday, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat, O Diyos, sa kanyang buhay, at ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, and your will be done, Lord. Your will be done sa kanyang buhay. Thank you so much, Lord, sa iyo pang papuri, Panginoon, sa iyong pagtamba namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Guys, pwede tayo mag-selfie muna kay Mentor Glenn. No? Kanya-kanyang ano muna tayo, ha? Picture and then later yung isang buo naman. Okay. Yan. Sige, picture muna, Mentor Glenn. 1, 2. Yan. Okay, and for everyone... Wait lang, mentor. Sige, wag ka muna umiti. Ayusin ko lang. Okay, gallery. Mentors, labas na kayo sa mga, ano, mga camera nyo. Okay, let's go. First page. 1, 2. Ay, Mentor Glenn, pwede ka nang, ano, hindi umiti. Oh, ngiti pa rin, eagles. 1, 2, 3. Okay, isa pa. Yun, okay. Thank you so much, Mentor Glenn. Sobrang, ano, sobrang na-appreciate namin yung oras mo at saka sobrang na-inspire kami sa story mo. And I know na marami pang blessings na dadating sa iyo at sa iyong team at sa iyong family. And we are really thankful sa araw na ito at sa buhay mo. Thank you, Mentor Glenn. God bless you. Thank you din po, Mentor Ika. Thank you, Mentor Glenn. Thank you. Bye-bye po. Ingat po. Bye. Thank you, Glenn. God bless po. God bless. Grabe, mga eagles. Kamusta ba kanan? Ano, power na power ba? Mangiyak-iyak ako kanina sa story ni Mentor Glenn. Grabe, no? God will test you before He will invest in you. Talaga. Kasi tinest siya eh. Dun sa ano eh. Mentor Glenn. Awala na si Mentor Glenn. Nakalis na. Yan. Thank you mga mentors. Pero na-amaze talaga din ako. Kasi ano eh, may pambili na siya ng kotse. May pang down na siya sa car. Pero he got that parang ultimate test ni Lord na are you willing to sacrifice this for your family? Diba? Minsan doon natin maintindihan na iba talaga mag-work ang Diyos. Minsan hindi yung plano mo, pero yung plano niya. Yung feeling mo, defeated ka kasi, Lord, hindi natutuloy itong plano ko. Paulit-ulit ko na itong hinihit, pero hindi ka pa rin nahihit. Lagi sasabihin sa'yo ni Lord, not your plan but my plan. Not your time but my time. And when the time is right, I will reward you. Kasi hard work yun eh. Tama yun. Kaya malaki yung chance na nabunod silang dalawa. It's because sila may pinakamaraming pain nung panahon na yun. Nung duration na yun. Diba? Eh, kadikit po ng hard work ang ano eh, ang blessing. Diba? Kapag ikaw ay talagang masipag, eh, ang blessing talagang kakapit sa'yo. Kaya ang dami nating natutunan dun sa kanyang ano. Siguro, before we end, no, magtatanong lang ako kung ano yung pinaka... konting ma'am lang tayo. Ano yung pinaka-tumatak sa inyo dun sa sharing ni Mentor Glenn? Yan. Pwede ko bang tanungin si Mentor Richelle? Nagulat. Sige, Mentz. Name, background, and pinaka-natutunan nyo po sa ano, sharing ni Mentor Glenn. Amazing morning po sa lahat, no? Ako nga po pala si Mentor Richelle from Nova Scotia, Canada. And isa po akong caregiver dito. So yung tumatak talaga sa akin sa mentoring ni sa sharing ni Mentor Glenn is yung kapag nag-set ka ng goal mo, I mean pagka nag-hit ka ng goal, kailangan seryoso yung kailangan meron kang step by step ganon. At then yung last niya na sinabi yung you cannot win with a defeated mindset. Yun, laging nasa isip ko yun eh, na kailangan ilaban natin. Ganon. Yun po, men. Yan, thank you so much, Mentor. No, ilaban hanggang dulo. Yan, sige. Si Mentor Ruby naman. Hi, Mentor Ruby. Sige, men. Share ka naman ang iyong natutunan. Mentor Ika! Sabi ko na nga ba eh. Pero ano, naku, umiyak pa naman ako, Mentor Ika. Pero sige, ilaban ko to.
Actually po, sobrang ano touching yung story. Naku, Mentor Ika. Kaya mo yan, Mentor Ruby. Sige, ilabas mo yan. O, share nyo naman si Mentor Ruby. Ang mababaw ang luha ni Mentor. Naiyak din ako kanina dahil nga S tayo, di ba? Sabi ko, grabe naman yun. Ah, kayak naman yun. Diba? Pero kayang-kaya yan. Very, very inspiring yung story. Sige, kaya mo yan, Mentor Ruby. Go, go, go! Na-attract ko talaga na ako yung tawagin nila. Kasi simula pa lang po nung ano, nung sharing, na umiyak na ako. Ba't ka naiyak daw, Mentor? Kasi ilong yung ano, yung about sa family, yung ano, yung challenges niya na so sobrang hirap sa work, di ba? Pero yung purpose, no? Yung purpose talaga ni Lord, no, which is lahat naman tayo ayaw niyang, ayaw niya yung maghirap talaga, pero yun nga. Dinala siya sa I Am Worldwide. Ang ganda ng story kasi ni Mentor Glenn simula pa ng start na despite of challenges, na willing siya kasi alam mo yung dinala siya sa I Am. Tapos yung kinausap siya ni Mentor Jonathan, nabuti na lang, di ba? Na-open yung mind niya. That's doon na nag-start na yung bata na at a young age nag-work. Sobrang hirap noon dahil sa gusto niya mabago yung buhay niya. Tapos, ayun po, kinaiyak na ako doon. Ano ba yan? Hawa-hawa tayo dito. Bakit ako? Tapos, pinaka-bottom line doon is, ano, talagang fighting lang talaga. Kasi may purpose eh. May purpose na dinala tayo sa I Am Worldwide. Bakit kasi? Ayan. Thank you so much, Mentor Ruby. Thank you for sharing your... Sorry po. Kasi talagang ako yakin. Kasi pinaka-ano sa akin doon, yung huwag ka lang talagang tumigil. Kasi kung nakita mo lang yung parang pang ngayon lang, kasi yung promise is ibigay sa yung mas maganda. Biruin mo yon, yung plano niya na hindi pala yun yung plano ni Lord. Diba? Doon talaga lagi minsan, ano ba kasi nangyari? Parang minsan hindi natin alam, ito na ba yun? Or Lord, anong maka-question mo eh? Pero iba pala yung plano niya. Mas maganda pala. So tingnan mo yung nangyari ni Mentor Glenn, diba? Doon sa time na hindi siya nag-give up, binigay ni Lord yung para sa kanya at yung nararapat sa kanya na sobrang ganda. So, di ba, yun lang po, mentors. Hindi ko kinaya yung ano. Thank you, Mentor Ikay. Thank you, Mentor Ruby. Grabe, mentor, yung fully paid ng car top of the line pa. Alam mo yung walang binabayaran, lahat libre ni I Am. Ganon, si Lord, ma'am bless, di ba? Minsan feeling mo, amen, dami ko namang in-effort, pero parang wala pa rin income na malaki. Mag-antay ka lang, dahil may katapat ka din. May katapat ka, di ba, sa mata ng Diyos. Alam niya kung sino yung mga umahataw, at alam niya kung sino ang ibe-bless. And then,